I'm a professor at the Montreal Institute of Oceanography. Trust Life Company. My name is Gene Park. So, gustong i-handle ng Trust Life ang insurance ng pamilya ko? Kayong sasagot sa lahat? Siguradong kayo magiging first family. Bakit naman hindi namin kayo maiisip? Yes. Ipinadala ko nga. Nasa inyong resume ko para sa underwater research. Gusto ko malaman mo na excited kami nung matanggap namin yung resume mo. It's truly a great honor. Ang totoo, ibibigay namin sa pamilya nyo ang insurance na libre. Wala kayong babayaran kahit isang kusing. Magagamit nyo ito kahit nasaan parte pa kayo ng mundo. Kumpara sa embassy na maraming security check. Kahit anong sakit. Alam mo, cancer nga, offer din namin eh. 100%. Itawag nyo lang sa amin at kami nang bahala sa lahat. Ah, ganun ba? Kung ganun, papayag na ako. Buong pamilya yan, ha? Kailangan ko lang ng written documentation. May isang problema na lang dito. Nabalitaan kasi namin na may hypertension ka. Hindi ba? May history ang pamilya mo ng sakit. Na-exempt ka nun sa military service, hindi ba? Hindi mo na-accidente ka nun? May magiging problema ba dun? Mataas ang pressure kapag nasa underwater ka. Baka mahirapan kang mag-adapt sa ganun. Okay ang profile niyo eh. Pero kung may ganun pangyayari, hindi natin maisasama ang ibang members. Kung kukunin ka namin without confirming it, we're like putting ourselves in a pit. Alam mo, actually, anong nangyari? Nung panahon niya, ang totoo, ang nangyari? Ang totoo, wala akong hypertension. Ang totoo, walang ganung aksidente, okay? Alam mo, buti sinabi mo yan. Give me a copy of your health records that you don't have that kind of problem. Kung ganun pala, pwede ba tayong pumunta sa branch para mapatunayan natin yan? Sige, no problem. Kailangan lang ng health record at okay na ako? Normal naman ito sa mga insurance eh. Oo naman. Eto, sa pangalawang anak. Results ng check-up. Ang lalakas ng buto ng walang iya. Parang bakal eh. Paano kaya yun? Inireport din na aksidente siya dati. Saan kaya yung dating report? Kung sa bagay, pwede mo nang gamitin na lang yan, hindi ba? Magaling ka pala eh. Pinahama mo ako dun, ha? Ikaw naman. Kahit naman medyo malabo ng mata ko sa kung ano nung sugal dati. Kitang-kita ko pa rin kanina. Walang puto yung mga buto niya. Ibigan mo dyan. Come over na. Excited na ako mag-study with you eh, Nikki. Ay, ayaw pa awa talaga. Ano yan? Next time na lang kita ililibre, ha? May gagawin pa ako, eh. Huwag mo sabihin may trabaho ko pa ngayon. Meron nga, eh. Daddy! Palayagin na lang ako mag-isa kumain, eh! Kailangan mo muna maging familiar sa mga words. I-identify mo muna kung ano ang verb at ang passive voice. Hoy, little girl. May x-ray vision ka ba? Kanina ka pa nakatitig, eh. Ba't mo ko tinatawag na little girl? Ano ba bang gusto mong itawag sa'yo, ha? Ano ba sinabi ko sa'yo dati? Professor, alam mo ba kung ano ang handsome sa ibang language? Ano? Baka may alam ka pa eh, kasi nakakasawa lang sabihin you're handsome in English. Yung one kasi eh. Kulit talaga. Mag-concentrate ka nga dyan. Professor, huwag mo siya sinasaktan. Well, may president's approval ako. Pumayag siya sa lahat ng parang alam ko. Si AJ sa'yo to. Magkita tayo sa Honda May Night Club. May meeting ako. Next time na lang ulit. Dinner na tayo? Samahan mo ko? I'm hungry na eh. Sinabi ko na dati, na busy akong tao kaya hindi ako pwedeng basta yayain. Tapusin mo lahat yan, ha? Nahiya naman ako. Busy ka. Aww. 2 hours lang kitang nakasama. Parang 2 hours na nag-stop ang heart ko. May bad mood na naman ako. Nana, ready ka ha? Parang gusto ko mag-stretch ng konti. Ano? Bitiwan mo ako! Ikaw na naman? Hindi ka nga. Oh ano? Wala ka naman palang binatbat eh. Makakala mo kung sino ka Superman kanina. Tumayo ka dyan, Professor B! Wala ka palang mga natutunan sa mga kinangan. Kahit isang sipa lang! Ang bad mo!
Bukas may special training ka. Tuturuan kita ng ibang moves para hindi ka naman basta magbugbog. Ano ba nangyayari? Mula po ako sa MMA. Natanggap namin ang application ng tatlo ng anak. Nakita namin ang mga medical report na wala silang mga abnormalities. Judgment sa tatlo ng anak ay ibalik na sa pagmimilitar. Nasa second floor ang control room. I-plug mo yan sa computer na katulad nito. Johnny, nabisto nila ako. Umas tayo. Agent Kim, puntahan mo na si sir. Wala sa waiting area si Mr. Sale. Mukhang kinidnap siya. Magpadala kayo ng backup. Isara ang mga exit. Ako na muna bahalang maghanap kay Mr. Sale. Mag-ingat ka. Susunod kami.